So, ayun mga kamaster, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum niyo sa ating mga kababayan sa Middle East, maging sa iba't ibang panig ng daigdig na inaabot ng ating video na to. Okay, so sa gabing ito, meron akong presentation na inihanda para sa ating mga kababayan na mga technician. Okay, lalo-lalo sa mga baguhan. Ito po ay no frost. Okay? No frost. Excuse me, no frost type na refrigerator. Okay, so meron tayong, pagpasensyahan nyo na mga kamaster yung ating ano, no, presentation sa inyo na tawag dito, tabla. Okay, ang mahalaga eh kahit papano nababasa at nakikita nyo yung mga parts ng no frost na refrigerator. Okay, excuse me. So meron tayong heater. Yun. Okay, so meron tayong yung fan ko ginamit pansamantala lang, kumbaga presentation na ng mga kamaster, no. Ito yung gagamitin nating evaporator fan, yun. So yung compressor, ito yung thermostat. Okay? Then yung ating valve, yung bulb. So ito yung ginawa kong door switch, no. Oh, yeah, door switch. Door switch. So kanya-kanyang diskarte. Okay, so ito yung ilaw ng refrigerator, kunyari. So ito yung defrost timer. Ito naman yung thermodist. Ito naman yung fuse. At ito yung linya, mga kamaster. Okay, so papaganahin natin sila sa pamamagitan ng mga wiring. So sundan nyo po mga kamaster ang aking gagawin na tutorial sa gabing ito, no. Ito talaga ay sadyang inhanda ko sa mga kababayan natin, mga technician, na lalo na sa mga baguhan. Okay, so magsimula na po tayo. So kung inyong makikita, may mga tagging na ako, no, para hindi na tayo tumagal kasi medyo mag-alas 7 na, no. Ngayon, isa-isahin natin yung mga wiring mula sa neutral hanggang sa line. Then papaganahin natin yung blower, yung condenser, ay condenser, yung evaporator, ay yung compressor, yung bombilya, yung heater gumagana yan, kaso nga lang medyo mababa na yung resistance, mga kamaster, no, yung ating heater, kaya warm na lang siya. Pero gumagana siya, warm na nga lang talaga siya, dahil nga sabi ko nga mababa ng resistance. Okay, pero pwede pa yan. Ang mahalaga ay meron tayong presentation na good na heater. Okay, so magsimula na po tayo, mga kamaster, upang masaksihan po natin kung paano natin ito papaganahin, itong mga electrical component ng ating no frost refrigerator. Okay? A few moments later. So ayun mga kamaster, no, magsimula na po tayo. Pero bago yan, mayroon akong ipapaalala sa inyo, lalo sa mga kababayan nating technician, na itong ating defrost timer, no, meron itong iba't ibang number of combination. Okay? So, meron kasi nag message atin na yung ginawa kong pagtitest ng defrost timer doon sa isang video ko ay mali daw, no? Ang number kasi ang number ano ko doon, teka lang ah. Ang number ko doon ay yun yung compressor. Then yung number 4 ay yun yung heater. So mali daw. Yung number 4 daw yung compressor, tsaka yung number 2 yun yung heater. So ipapaliwanag ko po mga kamaster, no. Hindi ko naman ginagalang ko yun, yung sinabi ng ating minamahal na technician. Pero sana bago po tayo mag comment, alalahanin natin na ang bawat defrost timer ay may iba't ibang code combination. Pero isa lang naman yung ano niyan, isa lang naman yan kung asa yung heater, kung ano number yung heater, halimbawa yung heater number 4 or number 2, wala tayong magiging problema diyan. So sana bago tayo mag-comment, SF-SF din, ano, na hindi lahat ng defrost timer ay iisa lang yung code number combination. Yes, so kagaya na ito. Okay? So wag nating laging titingnan na yung number 4 ay yun lagi yung
tawag dito, yun yung compressor. Okay, so dito sa isang timer, yung number 4, ito yung heater. Yung number 2, ito yung compressor. Okay? So, isabihin, nagkakabalik-baliktad pala. Minsan, yung number 2, compressor, yung number 4 ay heater. Dito naman, yung number 4 ay heater, yung number 2 ay compressor, yung number 3 naman ay yung linya. So, magkakaiba. Dito naman, yung linya niya ay number 1, tapos yung compressor ay number 2, yung number 3 yung neutral, then number 4 yung heater. So, yun nga, sa gabing ito, sabi ko, tinest ko na to, ang compressor dito ay number 2. Okay, mga kamaster, so lilinawin ko lang, hindi lahat ng nakikita yung number 4 na defrost timer ay yun kaagad yung compressor, hindi po. So kailangan nating ma-actual test para malaman natin kung yun nga ba yung compressor o yung heater. Okay, so tips sa ating mga kababayan, okay? So lagi nating alalahanin, hindi lahat ng number 4 ay yun yung compressor. Okay, so ang mahalaga ma-test natin ng actual upang malaman natin kung yun nga ba yung compressor number 4 o number 2. Okay, so magsimula na po tayo. So ito, may mga numbering na siya, then may mga tagging na tayo. I-connect na lang para hindi tayo naabala. Okay? So ayun mga kamaster, no, magsimula na tayo. So lagi nating aalalahanin ang isang linya. Okay, ito po ay no frost refrigerator. Okay, no frost type. So, ang unang-una natin gagawin, yung isang linya ay dediretso sa thermostat. Then, pangalawa, yung ilaw, dediretso rin sa thermostat. Then, kapag na-connect na natin yung tatlong terminal, yung output ng thermostat natin ay pupunta sa defrost timer. Sa number 3, itong output ng thermostat natin ay mapupunta sa number 3. Terminal number 3, mga kamaster. Okay? Okay, mga kamaster, no? Pag na-connect na natin lahat ng C, ang isusunod natin i-connect ay yung letter B. Connection letter B. So, yung connection letter B ay yung ito yung isang linya. Kasi kanina, yung line, ang kinonect natin, pangalawa yung neutral. So, ikakabit natin ngayon ay yung neutral. So, unang-una nating aalalahanin na yung neutral, yung isang linya ay nakakonect kaagad sa overload protector o yung common ng compressor. Ito yung common ng compressor, no? Iko-connect natin sa neutral. Then, pag na-connect na natin yung common ng compressor, ang isusunod natin dito, ang i-connect sa neutral ay yung fuse ng heater. Okay, pag na-connect na natin yung fuse ng heater, ang isusunod natin i-connect yung linya ng evaporator fan. Okay, so na-connect na natin lahat ng connection ng B. Ang isusunod natin mga kamaster ay yung letter A. Okay mga kamaster, no? Naikabit natin yung C, yung letter B. Then ang i-connect natin yung letter A, which is ito. Etong letter A na to, etong connection na to ay mapupunta sa linya ng defrost timer natin, okay? So, yung linya ng defrost timer ay number 1. Okay? Kung alin dyan ang nakahiwalay, okay? Ito yung nakahiwalay sa tatlong ito. Itong nakahiwalay, dito natin ilalagay yung linya. Then, itong linya na to, i-coconnect natin sa heater.
Then kapag naikabit na natin yung isang linya ng defrost timer sa heater, ang isusunod natin ikakabit ay yung linya naman ng ilaw. Okay? Okay, pag naikabit na natin yung linya ng ilaw, ang isusunod natin yung linya naman ng thermodisk. Ito. Yung isang linya ng thermodisk ay ikakabit natin dun sa output ng heater, defrost heater. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Na-connect na natin lahat ng A. So, ang isusunod natin ay yung letter D. Okay? Ayun mga kamaster, no? I-connect na natin yung letter D. So, unang-una, magpo-provide tayo ng terminal. Ito ay i-connect natin sa number. Number 2 ng defrost heater, which is yun yung compressor. Okay mga kamaster? Paalala, itong terminal na ito ay i-connect natin sa number 2 ng defrost heater. Defrost timer. Rather, sorry. Defrost timer. Ito ay para sa compressor. Okay? Number 2. Okay? So, ito yung number 2 para to sa compressor. Okay? So, ang isusunod natin dito yung i-connect ay yung relay ng compressor. Okay? Pag na-connect na natin yung relay ng compressor, ang isusunod natin dito ay yung linya naman ng evaporator fan, yung isang linya. Okay? So, ayun mga kamaster, natapos na natin i-connect yung letter D. Ang isusunod natin i-connect ay yung letter O. Yun yung sa heater, mga kamaster. Okay? So, ayun mga kamaster, no? I-connect na natin yung letter O sa defrost timer. Okay? So, etong letter O na to, ito yung input, okay, ng thermodisk papunta sa defrost timer. So, i-connect natin to sa number 4, which is defrost heater, okay? So, paalala, sa ibang defrost timer, ang number 4 ay compressor. I-connect natin sa number 4. Okay, so natapos na tayo mga kamaster, no? Okay, then ang gagawin natin, papandir na natin, okay? A few moments later. So, ayun mga kamaster, no? Plug na natin. Pero bago yan, kuha na natin ang amperahe yung compressor, syempre. Para makita natin na talagang operational yung ating compressor. Okay, so plug na natin. Okay. Ayun, no? Okay, so ang tanong, ba't hindi gumana yung ano mga kamaster, yung ilaw? Ay syempre, naka-off yung door switch, ika nga. So, buksan natin. Iyon no. Patayin natin ilaw. Wow. Okay? So gumagana yung ating evaporator fan, gumagana yung ating compressor. Okay? So, yan yung nangyayari sa loob ng refrigerator mga kamaster, no? Okay, so kung ating may kita, actual po natin na pinapa-under lahat ng electrical component ng ating refrigerator. Okay?
So, pagka halimbawa mga kamaster na magbubukas tayo ng pinto, syempre, ika nga eh, ibig sabihin nakabukas yan. So, pagka sinarado natin yung pinto, so, patay yung ating ilaw sa loob ng refrigerator. Ngayon, pag nagbukas ka, iyon no, oh, ha? Ganun yan. So, ayan mga kamaster, no? Sana nakatulong itong munting tutorial na inihanda ni kamaster para sa ating mga kababayan na technician, no? So, buksan natin ilaw. Iyon, no? Okay, so ganun lang po mga kamaster, no? So, ang gawin natin, ay pag-anahin naman natin yung heater. Okay? A few moments later. So, ayan mga kamaster, no? Ang gawin natin, i-off natin sa thermostat, kunyari, no? I-off natin sa thermostat. Para malaman na, excuse me, para malaman ng ating mga kababayan na tama ang ating connection, okay? So, ayan mga kamaster, no? Ayan, pag in-off mo na yung thermostat, automatic patay din yung compressor. Okay, ganun din yung mangyayari diyan kapag ka naggumana yung heater natin. So mamamatay din yung fan pati yung compressor. So ayun mga kamaster, no? Pag-anahin naman natin yung heater. Kunyari nag-defrost na tayo. Kunyari talagang malamig na, no? Then kunyari makapal lang yung yelo, then papaganahin natin yung heater. Pipihitin lang natin yung defrost timer. Okay? So, kapag namatay na yung ating blower, ibig sabihin, nagsisimula ng gumana yung ating defrost heater. Okay? Kasi kapag kamali ang ating connection mga kamaster, asahan nyo na kapag ka nag-off cycle yan, then papasok yung heater at mali yung connection, puputok po yung fuse. Okay? So, sa pagkakataon ito, tingnan natin. Gumagana na, pero sabi ko nga sa inyo mga kamaster, hindi masyadong umiinit, bumabaga dahil nga mababa na yung resistance ng ating heater. Okay, so, pero gumagana yan ha, paalala ko gumagana yan. Naka-heater tayo mga kamaster, naka-heater tayo. So, ibig sabihin, ito yung off cycle ng ating refrigerator. Okay, ito yung off cycle ng ating refrigerator, nagdi-defrost siya. Okay, so after mga 30 minutes, 1 hour, o depende sa kapal ng yelo, a-under ulit yung ating compressor. Okay, then i-bypass natin dito. Kunyari, tunaw na yung yelo. Okay, then bypass natin dito. Pa-under ulit natin yung compressor. So, ayun mga kamaster, no? Umunder na yung ating fan. Pero yung compressor natin, may delay yan. Okay, paalala, yung ating compressor ay may delay. So, ganun lang po kadali mga kamaster mag-wiring ng ating refrigerator na no frost. So, ayun mga kamaster, no? Ulitin natin para sa ating mga kababayan sa huling pagkakataon. Kunyari, ito yung ating pinto ay nakasarado kaya dapat i-off natin yung ilaw. Okay, so plug na natin. Ito ay huling-huling pagkakataon na papakita ko ulit sa ating mga kababayan na baguhan technician. Okay, kung paano mag-wiring ng no frost refrigerator, no frost type refrigerator. Okay, so mas madali kasi yung frost type parang typical diagram lang naman yun, pero mahirap talaga yung no frost kasi gagamit na tayo ng mga heater, yan, thermodist, fuse, heat, defrost timer. So, maraming component na gagamitin kapag ka no frost. Okay, so, sa uling pagkakataon, plug na natin. Boom! Yun. Ayun, no?
So gumana na ulit yung ating compressor. Then kunyari bubuksan natin yung pinto, no, ng refrigerator na to. So kasi wala akong door switch na push button, kaya nilagyan ko na lang ng improvised na switch. Okay, bubuksan natin yung pinto. Yun, oh. Oh, ha. So patayin natin ilaw. Yun, oh. Sarado natin yung pinto. Buksan natin yung pinto. Ayun, oh. Sarado ulit natin yung pinto. Buksan natin ulit yung pinto. Yun, oh. Nadali, oh. So ganoon lang mga kamaster, no. So eto, bibigyan ko ulit kayo ng tips, no. Buksan natin yung ilaw. Ang kalaban natin sa refrigerator ay yung fluctuation ng kuryente at saka yung bigla-bigla ang pag-brown out. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyayari, actual na nangyayari kapag ka nagba-brown out. Okay? So, bubunutin ko to. Hindi naman kaya ipupush natin yung ano, no, yung switch. Kunyari, kasagsagan ng operation ng ating refrigerator, biglang nag-brown out. Yan. Then, biglang bumalik. Yan, o. Oh. Ang nangyayari, pansin ninyo, high amp. 4.5. Tinrip siya ngayon ng overload. Okay? Ngayon, ang tanong, eh, kung tinitrip pala ng overload, bakit nawawala yung lamig? Diba? Bakit tinitrip naman pala ng overload kapag ka nag-brown out, eh, bakit nawawala yung lamig? Yan yung ipapaniwanag ko sa inyo sa susunod na vlog ko mga kamaster. Unti-unti lang, siyempre wag natin bibiglain, 'di ba? So at least ngayon nagkakaroon kayo ng idea paunti-unti mga kamaster, no? So paalalahanin, ang kalaban natin diyan ay yung brown out, yung fluctuation tsaka biglang brown out. Nakita nyo naman, 'di ba? So kapag nag-brown out, ititrip, pag bumalik ang kuryente, ititrip agad ng overload kasi nga nag-high ampere. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster, no. Sana po nakatulong itong aking video tutorials presentation sa inyo, no. Ito po ay no frost type refrigerator. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster at magandang gabi po sa inyong lahat.